Alamin natin kung ano na ang update sa Bagyong Bising mula sa PAGASA Weather Forecasting Center sa pamamagitan ni Chris Perez. Chris, maganda umaga. Maganda umaga din. Tuloy ang binabaybay ng Bagyong si Bising ang Philippine Sea. At bagamat nasa dagat pa rin ang mata nito, yung lawak ng kaulapan, ng pag-ulan at malalakas na hangin nito ay nakakapekto nga sa ilang bahagi ng ating bansa. Nakataas ang warning signal number 2 sa Catanduanes, sa eastern portion ng Camarines Sur, sa eastern portion ng Albay, sa eastern and central portion ng Sorsogon, ganun din sa northern Samar, eastern Samar at Biliran. Itong mga nabagit nating areas makakaranas ng masungit na panahon at maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Samantala, warning signal number 1 naman nakataas sa eastern portion ng Isabela, sa northern portion ng Aurora, sa southeastern portion ng Quezon, kasama ang Pulilo Island, sa buong Camarines Norte, sa natitirang bahagi ng Camarines Sur, ng Albay at ng Sorsogon, sa Masbate, kasama ang Burias sa Tikaw Island, sa Leyte, southern Leyte, sa northern portion ng Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Island, ganoon din sa Dinagat Island, Siargao Island, at sa Bucas Grande Island. Itong mga nabagit naman nating lugar, makakaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. So generally, yung ulan na dala ng bagyong si Bising ay posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo sa mga areas na may warning signal. Bukod pa dyan, yung malalakas na hangin, pwedeng makapagpatumba ng mga puno, poste ng kuryente, makasira ng mga bahay na gawa sa lumang materyales, even yung mga bahay kubo. Kaya ang lahat ay pinapayuhan na manatiling nasa loob lamang ng bahay kung walang importanteng gagawin sa labas, patuloy na mag-monitor sa 6-hourly update ng PAGASA hinggil sa bagyo si Bising, at patuloy ding makapag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction managing officers hinggil sa mga gawaing pangkaligtasan. Every 6 hours po, magbibigay tayo ng update kay Bising. Ang susunod na weather bulletin ay mamaya ng mga alas 11 ng umaga. Mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Chris Perez nag-uulat. Maraming salamat kay Chris Perez mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.